Okay, good morning, good afternoon, good evening po sa ating lahat. Tayo po ay nandito ngayon sa atin pong part 2 ng Earn Your First 100,000 Pesos in Side Hustle. Ano po? Kumusta po kayo? Although na mayroon po tayong problem ng konti doon sa atin pong live from Zoom going to Facebook group. Mukhang nag-change ng algorithm si Facebook regarding live from Zoom to group. So nag-change po tayo ng venue, kaya hindi po na-inform yung mga kasama natin. Nandito tayo ngayon sa page. Sorry for that. Talagang yun po, isa sa mga ano yan, isa sa mga trainings natin. Bakit we need to go to group, we need to go to page, mga ganyan. So hindi kasi natin hawak talaga kasi gaya ng nangyayari ngayon, mayroon pong transition kasi si Facebook to Facebook Meta. Hindi ko pa alam kung ano po yung mga algorithm niya, no? But anyway, praise God because we're here. Okay, natuloy pa rin tayo. Paki-share na lang po sa inyong group. Okay, you can share to your group na lang. Ganon. Then you can share to your own page as well as to your wall if you want to. Okay? Yes! Good morning! Good morning! Good afternoon! Good evening po sa atin pong lahat. At ako po ngayon ang iyong training buddy. Ako po si Wesley Bacate. Yes, itong atin pong part 2 ay isa sa mga special training na atin pong gagawin today. At malapit po sa puso ko po ito dahil ito ay a sort of isang testimony na atin pong gagawin. Okay? How to earn your first 100,000 pesos in side hustle online. Okay. Sige, shout out muna tayo. Then after ng ating shout out, then as we go on, as we wait for others, then i-share ko yung aking pong share screen. Okay? Para magkakaintindihan tayo, then shout out na rin tayo. Ganun, okay? So, yun. Okay, shout out muna tayo sa mga nandyan. Si Lucinda, thank you. Thank you, kapatid. Dahil ang laking tulong mo, sis Lucinda. Yung kapatid natin ito, talagang I appreciate her generosity doon sa ating group. Talagang hassle siya to share yung atin pong message sa group. I appreciate kapatid Lucinda. I appreciate your dedication sa group. Okay, God bless you. Then of course, sino po yung mga nandyan pa? Okay, shout out muna tayo kay Willie D. Guzman. Hi Willie D. Guzman. Good evening sa iyo. Kay Jing. Kay Jing Asido, hi, good morning. Kumusta na? Kumusta na? Yeah, Cotabato yan, si Jing from Cotabato, yes. Then si Nancy, hi, Nancy Elizalde. Ito yung mga BFF tong mga to eh. Magkaka-BFF yung mga yan eh. Ay, nandyan si Brother Raul Bagro. Hi, bro, kumusta? Yan, Cavite yan, saka ano yan eh, Mindoro. Tama ba ako? Basta Bicol, saka Cavite yan eh. Then si Mario Plando, Miller Peace. Hello everyone watching from Japan. Wow. Hariam from Japan. Kaya sa Japan, anong oras ngayon sa Japan? Paki-comment nga kapatid kay Ma'am Miller Peace Maria. Okay, then si Virginia Brines. Hi, good evening. Santa Rosa. Santa Rosa to. Yan. Laguna, yan. Si Avery Kiambao. Good morning, good evening, good evening. Then si Delia Kagaskas. Ito, BFF din to. Santa Rosa. Then si Alu. Wow, Alu. From Imus, Cavite. Yan, ito yung mga kaano ko to eh. Kakaviti ko to eh. Ako po ay sa Carmona po ako nakatira. Ano po? Sa Carmona po ako. Sa Pilipinas, sa Carmona. Then si Elizabeth Futalan. Yes. Ito si kapatid Elizabeth. Yeah, Elizabeth. Okay. Good evening din, Dumaguete. From Dumaguete.
Okay? Si Nancy Elizalde, siya po ay taga Surigao. Okay? Del Sur. Surigao del Sur. Kumusta po ang Mindanao? Okay? Nakabangon na ba dun sa ano? Katatapos lang na bagyo? Kay Elizalde. Okay? Yes, maraming salamat Lucinda. Okay? Si Elizabeth Antonio naman, of course, sa Pilipinas. Okay ka, kapatid. Ha? Then si Rolly, hi! Happy New Year! Kay Rolly Balaba, Happy New Year, kapatid. Then si, oh, nandito na si Roddy G. Hi. Welcome back, bro! Roddy G. Welcome back, welcome back. Si ano pala, ah, okay, wait, ah, may, ang bilis kasi umakyat eh. Si Valenzuela, of course, si Roddy G, ano? Si Elizabeth Antonio Binget. Ah, Binget. Hindi ko alam kung Ilocano ito ang ano niya or ano. Basta Binget, okay? Of course, mga Ilocano din yan. Limbag na Rabite yun dito, kakabsat, Binget. Okay? Then, of course, BFF din yan. Shout out, yeah. Si Mel Season. Hi, kapatid. From South Korea. Ayan, si Mel Season. Alam niyo po, ang ganda dyan sa Korea. Ganda yan. Namangha ako doon sa kanilang airport eh. Nung dumaan ako dyan bago ako pumunta ng Canada. Oh, grabe yan. Okay. Si Mel Season, shout out, kapatid ah. South Korea. Then si, wow, nandito si Victor Solon. Yes, hi din. Hi din sa'yo. Okay, sige. Mag-start na tayo. At ito po, today I'll show you the exact part of my format that gives me passive income. So ipapakita ko sa inyo yung exact na ginagawa ko, okay, for my previous side hustle as well as ongoing sa mga ginagawa ko. Yun po yung exact na ipapakita ko po sa inyo. Although this is part 2, huwag po kayong mag-alala kung hindi man po kayo naka-attend sa ating part 1 kasi i-recap po ng konti doon sa previous natin. Okay, i-recap ko siya. Okay, I'll show you the exact format that I'm doing today. So, our training today, the value is 3,200 pesos yung value nung ating pong training today. Of course, this is free. Diba? But this is 3,200 pesos yung 3 million pa lang nakalagay dito. 3,200 lang po yan. Okay, yung value niya is free. Then, at the end of our webinar today, I'll give you free. Yung mga hindi pa nakakakuha yung aking free, then sasabihin ko yung aking free at the end of our webinar today. Okay, to start with, ipagpatuloy natin yung atin pong topic, which is 4 elements are needed to earn big. Alam niyo po, itong 4 na elements na ito, kailangan mayroon ka nito. Kasi kung wala ka, medyo nahihirapan po na kumita ka ng malaki sa online. Okay? So, I'll discuss already the first 2, then the other 2. Supposedly, i-discuss ko today yung other 2, but meron po akong nakitang added information that I need to discuss today. That's why we have part 3. Okay, meron tayong part 3 next week. At yun po, i-discuss ko yung added 2 to complete these 4 elements that needed to earn your first 100,000 pesos online side hustle, right? Kaya ang i-discuss ko sa inyo ngayon to, it is a very important that additional information to supplement yung dalawang diniscuss ko na sa inyo. Ano yung dalawang diniscuss ko na sa inyo? Last week, the traffic and real estate. So yun po yun. The traffic and real estate. Yun po yung dalawang diniscuss ko sa inyo last week. At mayroon po akong supplement na i-discuss today na which is very important, which is essential para po sa inyo, para po ma-connect natin yung i-discuss kong dalawa. Kasi plan ko talaga i-discuss today, pero sobrang haba. Abutin tayo ng mahigit isang oras, ayokong ganun. Kasi ako nagwe-webinar, ayokong aabot ng mahigit isang oras. 1 hour will do or 50 minutes will do. Okay? So traffic and real estate yung atin pong na pag-aralan last week. Okay now, to recap, para doon sa mga hindi naka-attend last week, i-recap lang natin as a sort of review na rin po sa atin para masundan natin yung mga i-discuss ko today. Okay?
Okay ba? Are you ready now? Please, please, kindly comment yes, yes, if you're ready. Okay? Yeah, yeah, may nakikita lang akong mga yes. Okay? Just comment yes kung ready na kayo at excited na for the supplemental information that I need to discuss sa inyo para masundan yung maigi. Hindi po tayo, para sayang eh, sayang yung oras natin kung hindi natin maintindihan maigi, maayos. Okay? Yes, oh, thank you, Lucinda, yes. Kay Nancy, yes. Kay Alu, yes. Kay Raul, yes. Yes, yes, oh, a lot more, yes. Okay, traffic. I-recap natin. Ang traffic ay ito po yung lugar kung saan nandito yung mga prospect natin. Na itong mga prospect natin, huhugutin natin sila, okay? Para pupunta po doon sa ating real estate. Okay, ulitin ko ha. Ang traffic, nandito yung mga tao, ito yung mga, nandito yung mga prospect natin na possible na bibili sa product na inaalok natin. Para, anong gagawin natin sa mga tao dito, nandito sa traffic? Dadalhin natin doon sa ating real estate. Ano yung real estate? Location yan. That is location kung saan natin dadalhin sila. Okay, now, ang traffic, saan, ano po yung mga iba't ibang traffic? Of course, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, mga ganyan. Okay, then a lot more, social media, mga ganyan. Okay, traffic din, pwede rin yung kapitbahay mo dyan sa bahay nyo. Traffic din doon sa inyong yung sa store, doon sa market, those are traffic. Because basta kung nasaan yung tao na nandoon yung prospect mo, yun yung traffic. At yung traffic na to, dadalhin mo doon sa inyong real estate. Ang real estate, yung location mo naman. Ano yung location mo? Sinabi ko last week, yung mga iba't ibang real estate, nandyan po yung Facebook page, Facebook group, YouTube, dashboard, email, mga ganyan. But, gaya ng sinabi ko, ang Facebook page is not good for you to contain your people na gusto mong padamihin. Mas maganda po yung group page, Facebook group, okay? So, i-scrap natin yung Facebook page, okay? Pwede sa live, maaaring ganyan. Pero yung paggagawin mong kung saan mo dadalhin yung mga tao mo, okay? Mas maganda yung Facebook group, YouTube, email. Okay? Itong tatlo lang po yung gusto kong gawin nyo, okay? Mamili po kayo dito. Facebook group, YouTube, or email. Maganda po ang YouTube saka Facebook group. Okay, yan po yung the best talaga ngayon. Facebook group saka YouTube. Bakit po? Bakit po? Mamaya malalaman natin. Okay? So now, to recap, ito yung tanong. So ano yung essential sa traffic? So kung ang traffic ay nandun yung mga prospect natin, gaano, ano yung importanteng dapat natin gawin doon sa traffic? Okay, ang daming taong ganyan. Anong gagawin mo para mahugot mo yung mga tao na ito para madala mo dito sa location mo? Diba? Ano yung essential? Yun yung tinatanong ko. Ang essential ay yung headlines. Diba? Pag nagpo-post ka, we're talking online ha, pag nagpo-post ka, may post kang ganyan. Ang una man nakikita yung tao ay yung headlines eh. Yung nilalaman, hindi pa, yung headlines lang. Parang news, diba? Gusto mo bang basahin yung isang news kung hindi maganda yung headlines niya? So importante yung headlines ng post mo. At pinag-aralan natin last week yung mga ibang sikreto. Mamaya po, kaya nga supplement ito dahil didikdikin pa natin yan ng konti. Okay, so i-leave lang muna natin yan. Then i-discuss ko pa yan na mas malalim ngayon. Okay, now, so ano naman yung essential sa real estate? Yung location mo, saan mo dadalhin yung mga tao mo? Ano naman yung importante doon, essential? Ito po, yung sinabi ko kanina. You have the control over them. Kung ang grupo mo or kung ang real estate mo ay wala kang control. Wala kang control. Ah, hindi yung magandang doon mo dadalhin yung mga grupo mo. Okay? Gaya sinabi ko ang Facebook page, hindi mo na makokontrol ang tao sa Facebook page. Bakit po? Ganito po. Di ba ang Facebook page, ang gagawin mo ay ilalike nila yung page mo? Like? For example, meron kang 10,000 na nag-like at nag-post ka. Alam mo ba kung ilan lang po ang makakakita sa post mo? Sa 10,000, alam mo 2% lang po, 2 to 3%. Ibig sabihin, sa 10,000, ang makikita lang doon mga 20 or 200 na tao lang. Ganun na po yung algorithm ni Facebook. Pero kung group doon mo nilagay yung mga tao mo sa group, makokontrol mo sila.
Lahat kasi kung ano yung pinost mo, makikita nila lahat. You have that control. At lalong-lalo na pag-email. Pag meron kang email marketing, ay grabe, mas control mo yan. Lahat kayo na nasa store ko, nasa premium, good news. Meron pa akong isi-share sa inyo na libre na pwede kayong makapag-develop ng email location. Doon nyo ilalagay lahat yung mga grupo nyo. At mas madali nyong padalhan. Makokontrol nyo kung ano yung gusto nyo sa kanila. Biro mo, ngayon, napakaganda ng email ngayon, right? Sa cellphone mo lang. Pag may nag-email sa'yo, magpa-pop up yung ano eh, yung notification eh, right? Pop, may email ka. Okay? So email is very good. Now, i-share ko sa inyo yan. Okay? Pangalawa, na gusto kong magkaroon kayo ng location, YouTube. Ganun din po ang YouTube. Okay? Kontrolado mo ang YouTube. Ibig sabihin, kung nag-share ka ng video sa YouTube, siguradong-sigurado, meron pong makikita at makikita yung taong nag-click ng button bell. Right? Lalabas at lalabas yung ano nun, nung notifications. Ibig sabihin, kontrolado mo siya. So, yun po yung sinasabi ko na dapat ang location mo, kontrolado mo. Kaya, iscrap na natin yung Facebook page. Okay? Wala. Ay, hindi ko siya maganda. Hindi ko pa alam yung Facebook group sa mga susunod na panahon. Hindi ko alam kasi mag-change na naman siya ng Facebook meta. Okay? So, yun po ha. Okay, next. So, ang traffic, ang essential sa traffic headlines. Ang essential sa real estate, dapat kontrolado mo. Ha? Hindi mo yung dapat control mo siya. Okay, today, yung four elements na yan are needed. Gaya sinabi ko, hindi ko muna i-discuss yung dalawa. Because ang i-discuss ko sa inyo yung supplement para maintindihan nyo yung traffic at saka yung location. Para maintindihan nyo maigi. Okay, yun po yun. Now, para maintindihan nyo, meron akong i-discuss ko sa inyo yung three major buckets of pain. May tatlong timba. Diba? Tayo mga Pilipino, mahilig sa timba, diba? Pampaligo. Timba o kayang tabo. Okay, meron tayong three buckets of pain. Itong bucket na to, itong timba ng kalungkutan o kaya sakit, kailangan mong maintindihan. Kasi once na maintindihan mo po, if you can solve these three buckets of pain, there is no reason you will not be able to earn 100,000 pesos online. I guarantee you mga kapatid, if you solve these three buckets of pain, there's no reason you will not be able to earn 100,000 pesos online. Wala pong rason na hindi ka kikita ng malaki sa online kapag kaya mo nang isolve yung bucket of pain na ito. Pero how we can solve a problem kung hindi natin ma-define muna? 'Di ba? For example, itong mic na to, yung mic na 'yan, eh may problema siya. Paano ko isosolve yung problema ng mic kung hindi ko ma-define or hindi ko ma-describe ano ang ibig sabihin ng mic? Ano ang ibig sabihin ng kanyang mga cord? Kailangan nating i-describe muna ganyan. So, we need first to describe ano po yung bucket of pains. Ano po yung timba ng kalungkutan or yung timba ng kasakitan, kasakiman, mga ganyan. Kailangan muna nating i-describe yon. Kapag naintindihan na natin yon, kahit tayo ay nakahiga, tayo ay nakapikit, tayo ay patulog na, memorize na natin, alam na natin yon, then what we'll do? Bang! Mas madali na nating i-solve kung ano po yung dapat nating na solution doon sa bucket of pain. Okay? So ready na kayo? Wow! Lahat po tayo mayroon yan. Okay. What is the bucket of pain? Ano nga ba ito? Ano ba talaga itong bucket of pain? Hi, Danny. Nandyan si Danny. Danny Siliano. Hi, good morning po. Si Joseph Rigalario. Hi, good morning. Then, si Joel Esteban. Hi. Si JV Christopher Giliaga. Hi. Good morning po. Taga saan po kayo? Paki-comment lang po kung ano po yung location nyo para mabati ko rin po. Okay, now. What is bucket of pain? The bucket of pain is the current status of person's life. Okay, ang bucket of pain, kung ano yung status mo ngayon. Okay, ano ba yung estado mo ngayon? Diba?
Ano ba yung nararanasan mo today? Okay? Paalala lang pala, mga kapatid, ha? Mag-ingat po kayo. Dito po sa Canada, grabe po ang virus ng COVID. Sobrang dami sa amin pong church. Ang dami pong nagka-COVID. So please, sa Pilipinas din po, nababalitaan ko rin po, madami rin po. Kaya please, ano po kayo, ha? Pag wala po kayong pupuntahan sa labas, sa bahay-bahay na lang po kayo. Huwag na po kayong lalabas. Ha? Maawa naman po kayo sa pamilya nyo. Maawa po kayo sa mga kapatid nyo. Maawa po kayo sa mga nagtatrabaho. Okay? So, tulong-tulong lang po tayo. Kaya po natin to. Okay? Okay ba? Okay. Ricky Gringo, hi. Si Ricky Gringo. Okay, balik ko tayo. Bakit yung pain? Ito yung estado mo ngayon. Ano ba yung estado mo? Yung estado mo, yun po yung ibig sabihin ng bakit yung pain. Para maintindihan nyo pa, ito po. Di ba ang ating buong buhay, meron po tayong emotion, meron tayong physical, ito, physical, ito, itong laman, that is a physical. Then financial, yung bulsa. Yun din bulsa. Yun po yung finances, di ba? Bulsa. Ang emotion, yun po yung love. Kapag mayroong tampo, that is emotion. Mayroong emotion eh. Pag nanonood ka ng movie at mukhang sobrang na-carried away ka, eh that is, we call this emotion. Di ba? Ang physical naman, kapag nagkasakit ka, yung physical yun. Di ba? Ang financial naman, kapag nagkasakit ka, wala kang pambayad sa hospital, yun po yung financial. Okay? So, makita natin maigi, ah. So, yung bucket of pain, may pong kinalaman sa emotion mo. Okay? Meron pong kinalaman sa physical mo. At meron pong kinalaman sa financial mo. Yan. Bakit natin kailangan malaman ito? Importante ito sa online. Okay, next. Okay? Ito na. Ang bucket of pain, that is emotion, physical, and financial. Okay, ganito po. Kung minsan ang emotion mo ay sobra ka ng emotional. Pag sinabi natin sobrang emotional, konting mangdami mong problema about relationship, may problema ka sa asawa mo marahil, baka yung asawa mo ay nanlalalaki, di ba? Or yung asawa mo nambababae, or yung asawa mo, yung promise niya nung siya'y binata na ibibigay ko lahat sa iyo, ang bituin, magkakabahay tayo, ganyan, nung naliligaw, di ba? Eh, pero hindi niya naibigay ngayon, mga ganyan. So may problem ka, or marahil ang yung asawa ay lagi na lang doon sa barkada, eh pag umuwi na, hating-hating gabi na, parang nagbubuhay binata, mga ganyan. Meron ba kayong ganyan? Meron ba kayong ganon? Ha? Sino bang may problem sa emotion? Those are emotional problem. Emotional problem lahat yun. Okay? Yeah, pati buwan, ibibigay. Pero nung kinasal na, kahit bulb ng kuryente or bulb ng ilaw, hindi na may bigay, di ba? So, there's a lot of problem yan. Sabi ni Ricky, scam daw yung love. Tayong mga lalaki, diba? Na-scam din tayo, di ba? Dati, ang gaganda-ganda, di ba? Nung kinasal na, yaks! Hindi, biro lang. Lahat naman tayo, guwapo sa kamaganda. Biro lang yun. Okay? Yan, scam. Okay, emotion ka. Bakit? Kumusta yung emotional level mo? Kung 1 to 10, yung 10 yung worst, 1 yung good, nasaan ka? Okay, sige, nasaan nga? Pakiano nga tayo? Sige, nasaan yung emotional level nyo? Kung 1 to 10, 10 yung pinaka-worst, yung 1 yung good. Nasa number 4 ka ba? But it's quite good. Nasa number 8 ka ba? Worst na. Ha? Ibig sabihin, kumusta yung emotional level mo? Sige, sabihin nga natin, 5 daw si Lynn. Aba, safe. Si Lynn, safe. Nasa number 5. Gitna. Safe na safe yan. Okay? Ooh, si Alo 1. Aba, mukhang ano to. Mukhang yung prinamis ng kanyang, ewan ko kung Alo, may married ka na ba or what? Mukhang okay. Okay yung partner niya. Okay yung relationship niya. Number 6 naman, si Joseph, di ba? Okay, how about your physical?
sakit to, disease. Kung 1 to 10, 10 yung worse, 1 naman yung good. Nasaan po kayo? Sa physical. Di ba? Ah, widow pala si Alo. Ah, sorry for that. God bless you. Alam nyo ba sa New Testament or New Tipan sa panahon ni Jesus Christ at sa panahon natin, yeah, sa panahon ni Jesus Christ, yung mga balo, yung mga widow, yan yung mga importante sa mata ni Jesus. Ah, number five naman si Joseph about sa physical. Aba, okay. How about financial? Anong level nyo? One ang worst, one ang good, ten ang worst. Nasaan? Sa financial. Diba? Kumusta naman po yung bucket of pain nyo sa financial? Okay? Okay? So, nakikita ko na. Yung physical si Alo, 5. It's good. Good. Siguro marami kang food supplement, di ba? Or nag-exercise ka, nag-jogging ka, mga ganyan. Or enjoy your life, enjoy lang your life. Ganyan, number 10. Wow, number 10 si Lynn. Naku po, ano yung 10? Sa physical yan? Naku po kapatid, matindi yun. Or sa financial? Ah, physical yung 4. Okay. Maraming salamat. Big sabihin, at least naiintindihan na natin yung bucket of pain natin. Meron tayong emotion, physical, saka financial. Naiintindihan natin. Now, gaano ka-importante ito sa atin pong negosyo. Ito po. Okay? Here. Para makita mo yung niche. Yung niche mo. Pag sinabi mong niche, yung target market mo. Target market. Ano ba yung mga special niche? Or ano yung mga common niche natin? Pag sinabi mong niche, target market ha. Ito yung mga common na niche. Health, physical fitness, finances or yung mga online marketing. Then number 4, ito naman yung mga agent, yung mga niche yan. Mga realty, yung mga niche yung mga yan. Or yung mga taong bahay, yun yung mga niche. Diba? So ano po yung niche mo? Now, ito ba ang kikita natin dito? Yung bucket of pain, for you to understand, yung emotion, that is pain of relationship. Okay? Pain of relationship. Emotion yun. Yung health naman, pain of disease. Mayroon ka kasing problem sa health mo eh. Mayroon kang problema sa health mo, kaya yun yung pain of disease na tinatawag natin. Okay? Then, yung pain of less money, wealth naman. Yan yung business. Pain of less money, yun naman yung tinatawag natin na health. Diba? Okay? Health naman po yun. Now, nakikita nyo na yung gusto kong iparating sa inyo at least naiintindihan nyo na kung bakit kailangan natin maintindihan yung bucket of pain ng isang tao. Okay? For example, tayo po, gagawa tayo ng target market natin. Ang target market mo ay wealth. Wealth. Dapat, kapag gumagawa ka ng headlines mo, dapat about wealth. Di ba? Kasi, yung wealth ng mga tao, yung may problema sa kapirahan, yun yung dadalhin mo sa location mo. Dadalhin mo sa real estate mo. Kasi kung maling tao, yung nadala mo sa real estate mo, for example, ang target market mo ay about business, ang nadala mo, itong mga taong ang gusto nila about relationship, about love, about problem sa partner. Iyon ang nailagay mo dito sa iyong real estate, sa iyong location. For example, ang location mo ay YouTube. Sila po yung nag-subscribe sa YouTube mo. Ang dinidiscuss mo about business. Makaka-relate ba sila? Hindi. Magkaka-problema. Sila ngayon yung ano? Sila ngayon yung mga mag-negative. Sila ngayon yung mga magbabas sa'yo. Okay? Wala tayong pinapanigan sa election ha, pero I want only to get an example yung election ngayon, di ba? Ang election ngayon kasi nandiyan yung si BBM, nandiyan si VP Lenny, nandiyan din si Mayor Isko, ganyan, di ba? So now,
kung pupunta ka doon sa page ni Mayor Isko at ikaw ay maka VP Lenny, eh siyempre kung ano ang dinidiscuss ni ano ni Isko, ni Mayor Isko, ayaw mo, di ba? Ibabas mo ngayon si Mayor. Kasi ayaw mo eh. Yun po yung sinasabi ko. Kaya kung maling tao yung nadala mo doon sa real estate mo, hanggat kung anuman, kahit napakaganda yung mga sinasabi mo, ibabas ka pa rin. Kasi maling tao yung nadala mo sa location mo. Kaya ito, importante itong bucket of pain. Dapat maintindihan mo para hindi masayang yung mga laway mo. Okay? Sila ngayon yung mga negative kung sakali. Okay? How we can define these things? Paano natin ma-define yung lahat ang mga ito? Para swak na swak yung paggawa ng ating headlines. Ganito po. Ito po yung ibig sabihin niyan. You need to know your niche. Yung niche, yung tinatawag nating grupo. Kung yung niche, target market mo yan. Okay? Target market mo ay about health. Target market mo ay about business. Mga ganyan. Target market mo. Yan. Yan po yun. So, you should know that. Okay. Now, ito po ang ibig kong sabihin. Ito po yung ibig kong sabihin para maintindihan nyo. So, your duty is to solve the pain point of your niche. Okay? May problema yung niche mo. Yung tao sa niche mo. For example, ang problem sa niche mo is about, tayo na lang, is about relationship. Relationship. Okay? Sa mag-asawa, ganyan. Or relationship sa anak, or relationship sa kapatid, mga ganyan. Okay? Now, kailangan mong isolve. So, your duty now is to solve yung problema ng relationship. Eh, kung ikaw naman po ay magaling sa pag-solve ng problema sa kapirahan, eh dapat ang needs mo din sa solve ng kapirahan or yung business. Kaya nga tayo nag-aaral ng ganito kasi ang needs natin is about business. Di ba? Hindi po yung relationship. Ginawa ko yung example lang yon para makita nyo maigi. But the thing is, you should know how to solve the pain point. Yung sakit na nararamdaman ng kawalan ng pera ng isang tao. Sakit ng nararamdaman nung may relationship problem. Ganyan. Okay? So, next. So, to solve, ito po yung ibig sabihin yan. To solve the pain of less money is to solve the money problem. Nakita natin? Para mas solve mo yung nararamdaman ng tao na wala akong pera eh. Gusto kong magnegosyo eh. Ito kasi yung problema po. Gusto kong magnegosyo pero wala akong problema, wala akong pera eh. Gusto kong sumama din sa inyong affiliate marketing or sa inyong reseller marketing. Ang problema ko, wala akong pera eh na pang-entry, na pang-puhunan eh. That's the problem of your niche. Nakuha niyo? Paano mo isolve ngayon yung problema na yun? Yan. Yan yung itatackle natin next week. Okay? Pero ang itatackle natin ngayon, paano natin dadalhin yung mga tao na itong needs mo na to pupunta dun sa grupo mo. Okay? Nandun pa lang tayo sa bungad. Okay? Sa bungad pa lang tayo. Pero kailangan mong malaman kasi ito. Now, to solve the pain of less money is to solve the money problem. Okay, so nakuha natin ngayon. Pero kailangan mo rin maintindihan, kapatid, papaano mo dadalhin or papaano mo kukunin yung mga taong ito na mayroong problema sa pera at dadalhin mo sa real estate mo. Yun po yung isang una mong problemahin bago mo problemahin ito. Okay, bago mo problemahin ito, problemahin mo muna papaano mo dalhin yung mga maraming problema sa pera na dadalhin sa needs mo, sa grupo mo. Para kapag sinabi mo na yung solution nila, solution mo, eh marami pong bibili sa produkto mo. Nakuha natin, yun po yung sikreto doon. Okay. Now, next. How do you know someone's pain? Ito yung masakit na problema. Okay. Itong mga taong ito, traffic yan. Traffic. For example, ikaw, lumabas ka sa, pumunta ka ng CDO market sa Cagayan de Oro, punta ka ng Cagayan de Oro.
Eh, ang daming tao doon sa ano ba 'yan? Ketkay, ano ba 'yan? Len Ketkay something, nakalimutan ko na yung mall doon eh. Okay? Eh ang daming tao pumapasok doon. Ang problema mo, ano kaya yung pain nila? It is pain of relationship, pain of wealth, kawalan ng pera, or pain of physical? Diba? Yun yung tatanungin mo. Paano ko malalaman na hindi siya magsisinungaling sa akin, itong taong ito, na yun yung kanyang pinagdadaanan? Yun yung kanyang pain bucket. Under sa pain bucket siya. Siya ba ay less money? Yun ba yung kanyang interest? Less money, or ang interest ba niya ay physical, or ang interest ba niya ay about emotion, about relationship? Iyon yung sinasabi ko. Okay? Paano mo malalaman? How do you know? Yan. Yun yung isa sa first problem mo na kailangan solusyunan ko ngayong araw. Bago tayo pumunta, paano natin susolusyunan yung pain nila? Okay? Paano ko susolusyunan yung pain nila? Kailangan mo munang dalhin yung mga taong ito doon sa real estate mo. Yun yung kailangan mong problemahin. Okay? Good? Good? Naintindihan natin? Paki-thumbs up nga dyan kung nakukuha natin yung gusto kong sabihin. Paki-thumbs up lang para makita ko. Okay? Are you following, guys? Are you following, guys? Okay? Ulitin ko ulit. Ano yung gagawin natin para malaman natin kung ano yung point of pain nila para pag nalaman natin, madadala natin sa real estate mo. At kapag nasa real estate na sila, lalagyan naman natin ng solusyon yung kanilang problema. Okay? Sige nga. Alo, yan, ayan. Good. Okay, nasusundan. Okay, next. Ito po ang solution dyan. Post headline. Para malaman mo. Para malaman mo kung anong bucket sila, anong bucket of pain nila, kailangan marunong kang gumamit ng headline. Pag nag-post ka, yung headlines mo, dapat alam mo or marunong kang gumawa. Yun po yung isa sa pinaka kailangan mong maintindihan today, at yun yung assignment ko para ipaintindi ko sa inyo. Okay? Ang tawag natin dyan ay copywriting. One form of copywriting yan. Okay? One form of tinatawag natin na templates to copywriting. Okay? Good? Naintindihan natin? Good. Okay, so I'll give you an example. Last week, in-explain ko sa inyo paano gumawa ng headline templates. Sa paggawa ng headline templates ay, number one, isaalang-alang mo yung specific na solution doon sa bucket nila. Yun, naintindihan na natin. Specific na solution doon sa kanilang bucket of pain. Kung ang bucket of pain niya ay about money, eh dapat sakto yung gagawa mo ng post headlines mo. Sakto yung paggawa mo ng salita. Okay? Then after that, kailangan meron kang specific na timeline. Hindi pwede yung for example, i-invite kitang pumunta sa birthday ko. Pare, birthday ko. Punta ka sa bahay. Tama bang pag-invite 'yon? Eh paano niya malalaman kailan siya pupunta kung hindi ka nagbigay ng specific na time? 'Yun po yung ibig sabihin noon. Kaya pag nag-invite ka, "Oh, birthday ko sa February 1, punta ka sa bahay." Oras na ganito. 'Yun po 'yun. Kaya sa headlines mo, dapat solution sa pain, bucket of pain nila. Okay? Then specific time, then even or without. Kahit mayroon ka or wala ka, ay pwede ka pa rin. Ganyan. Parang ganito. Pare, punta ka naman sa birthday ko. February 1 at 6 PM. Kahit wala kang dala, pwede kang pumunta. Okay? Nakuha natin? So, kahit wala kang dala, kahit wala kang dalang regalo, ikaw ay welcome sa aking birthday. Punta ka sa bahay. Yun po yung ibig kong sabihin. Now,
ipakita kong sa inyo yung pinaka-template niya mismo, yung paggawa ko yun ng post, okay? Para gayahin nyo sa mga susunod na panahon pag kayo po ay nagpo-post para makuha nyo yung mga needs nyo at tamang tao yung papapuntahin nyo dun sa kung anong location, anumang location yung gusto nyo, YouTube ba or Facebook group. But I advise sa inyo, dalawa, YouTube group, sorry, YouTube saka Facebook group. Okay? Facebook group saka YouTube. Yun po yung gawin yung needs nyo. I-advise ko po sa inyo. Okay? Yun po yung gagawin natin. Now, ito po yung pattern natin. Ito po. Specific solution, paano gawin ang X. X, unknown. Hindi yung X na yung X. Ex-wife or ex-husband. Hindi po yung ganun. Ha? Yung ex, paano gawin ang ex? Okay? Yun po yung specific solution mo. Ang specific timeline mo naman, sa susunod na anong araw? Diba? Paano mo gawin ang blank sa susunod na anong araw? Kahit wala kang why? Ganun. Okay, nakuha natin. Okay. To make it concrete, bibigyan ko kayo ng fill in the blanks. Ito na po. Okay? Paano makuha ang blank sa loob ng blank na araw kahit wala kang why? Sige nga. Okay nga. Naintindihan natin, paano mo makuha ang sa loob ng ilang araw kahit wala kang ganito. Okay nga. Sige nga, maglagay nga kayo dyan sa ating comment. I-supply nyo nga ito. I-supply nyo nga ito. Paano makuha ang blank? Sige, maglagay kayo. Sa loob ng kahit wala kang ito po yung headlines. Okay, sige. Put. Sige, maglagay kayo dyan sa comment box. Paano yung sagutan yan? At yan yung magiging headlines nyo. Depende yan sa bucket nyo. Of course, palagay ko ang bakit naman natin lahat dito ay less money. Nandun sa wealth, di ba? Wealth. Pero kung meron sa inyo dyan about ang needs niya ay about relationship, then go on. For example, pag relationship, paano mo makuha ang, ano kayong relationship? Makuha ang tiwala ni Mister sa loob ng dalawang araw kahit wala kang kalaman sa parenting. Oh, di ba? Pwedeng ganun. Pero sige. Try. Okay, sige. Sabi ni Raul, paano mo makuha ang 100,000 sa loob ng isang buwan kahit wala kang malaking puhunan? Wow, that's good. It's good. Di ba na? Meron ka ng headlines. That's good. Headlines. Right? Meron ka ng headlines. Sino pa? Si Joseph naman. Paano mo makuha ang 50 pesos sa loob ng 20 araw kahit wala kang experience sa online? It's good. Right? Mga ganun. Specific siya. Specific. Good. Okay. Tingnan ko yung iba pa. Yung iba pa. Yan. Marunong na kayo. Marunong na kayong gumawa ng headlines. Ganun po yung gusto kong sabihin sa inyo na headlines. So, alam nyo na ngayon, yung mga taong, for example, ako, nakita ko yan na headlines mo. Right? Ang hilig ko, ang pain ko ay about less money, sigurado ako mag-engage sa post mo. Why? Kasi yun yung pain of bakit ko eh. Pero kung ang pain of bakit mo ay about relationship, ang headlines mo is about less money, hindi ako mag-engage. Okay lang yon. Kaya lahat ng mga madadala mo sa location mo, from your traffic going to your location, ay totoong needs mo, magkakaintindihan kayo lahat doon. Ngayon, pag nandun na sila lahat sa needs mo, bibigyan mo na sila ng solution ngayon. At yun yung i-discuss natin next week. Okay, paano mo bigyan ng solution itong mga to doon sa kanilang problema sa needs. Okay? Yan. Paano makabenta sa isang minuto kahit wala ka pang karanasan sa online selling? Okay? It's good.
si sabi ni Alo, paano ka makakuha ng 50,000 sa tatlong araw, okay, sa loob ng tatlong araw, kahit wala ka pang alam sa business? It's good. Hey, di ba? Hook. Na-hook mo na sila eh. It's a guarantee. Specific. It's hook. Okay. Hindi naman tayo magtatapos. Hindi naman tayo magtatapos kung hindi ako maglalagay ng concrete example sa inyo. Magbibigay din ako ng concrete example sa inyo na ginagawa ko. Ilagay natin sa isang concrete example bago ho tayo magtapos. Okay? Ilagay natin sa concrete example. Ito po yun. Example. Ang needs ko ay make money, side hustle. So ang needs ko, yung mga mahilig sa side hustle, mahilig sa mga sideline, gaya sa atin lahat, mahilig sa business, yun yung needs ko. At ang real estate ko ay YouTube. Ang kung saan ko dadalhin yung mga tao na prospect ko sa YouTube channel ko. Okay? So ito yung example ko ha. Ano ang maging headlines ko sa aking traffic? So sa aking traffic, ano ang magiging headlines ko? Okay? Para dadalhin ko yung mga tao sa aking YouTube channel. Ito po. This is my example. Okay. Ito po yung headlines ko. Paano magkaroon ng 1,000 or more organic leads sa loob ng 14 days kahit wala kang experience sa organic marketing? Okay? Paano magkaroon ng 1,000 or more organic leads sa loob ng 14 days kahit wala kang experience sa organic marketing? So ang needs ko dito ay yung mga gumagawa ng side hustle or yung mga mahilig sa sideline. Tayo, mahilig tayo sa sideline. Ito po 'yon. Okay? So ngayon ipo-post ko ito sa aking traffic. Eh ano naman ang magiging caption ko? Ito po siya. Ito po. Ito yung post ko, ito yung aking headlines, itong nasa baba, ito yung my headlines. Ito naman yung caption ko. Okay? Ah, pinalitan ko na pala, hindi na 14 days, 2 days na lang pala nilagay ko dito. Sorry ah. Sorry ah, naging 2 days eh. 14 days kanina. Sorry. Sorry. Okay? Ito yung caption ko ha. For example, sa Facebook ko, maglagay ako sa aking wall. Ito yung caption ko, description ko. Ito yung image. Ito yung image. So yung headlines ko. Okay? Paano magkaroon ng 1,000 or more organic leads sa loob ng 2 days? Okay, erase the 14 days. 2 days kahit wala ka pang experience sa organic marketing. Ito yung caption ko. 2 days free forum. January 16 and 24, 2020 at 9 PM. Tap this link at alamin paano magkaroon ng free slot. Okay? So ano yung gusto kong mangyari? Kapag nakita nila yung image ito, itong aking headlines, eh, gusto ko yun. Paano mo magkaroon ng organic na traffic? By the way, yung iba na hindi pa nakakaalam, pag sinabi natin organic na traffic, ito yung mga hindi mo sinadya. Hindi mo sinadyang nagiging contact mo or leads mo or magiging contact mo na pumunta doon sa grupo mo. Okay? Hindi mo sinadya to eh. For example, itong ginagawa natin ngayon, nag-share ako sa aking nag-share kayo sa inyong kaibigan, papasok doon sa leads ng kaibigan nyo, yun po yung organic na tinatawag natin. Okay? Hindi mo sinadya, hindi mo binayaran actually. Pag sinabi mong libre, libre. Ah, pag sinabi mong organic, libre. Ganun na lang. Okay, libre, hindi mo binayaran. Okay? So now, ito po, intindi nyo maigi ha, para masundan nyo ako. 2 days free forum, January 16 to 24, 2022 at 9 PM. Tap this link at alamin pa paano magkaroon ng free slot. Ano ba ang plan ko dito? Okay, ang plano ko, magkakaroon ako ng 2 araw na forum. Pag sinabi mong forum, is another term for seminar. Kasi pag sinabi mong seminar, hindi para bang, ha, nakakaantok. Di ba? So, pinalitan ko lang yung seminar sa forum. Or, pwedeng podcast yan. Pwedeng podcast. Di ba? Ganun. Now, ang gagawin ko yung 2 araw, example lang to ah, hindi totoo ah, sample lang ito, baka mamaya pumunta kayo sa YouTube channel ko. Okay, coach, January 16 na ngayon, nasaan yung forum mo? Ay wala po, ano lang to, example lang po sa inyo. Okay. January 16, magkakandak ako ng free
forum. At saka January 24, free forum. Now, bakit ko gagawin ito? Para makakuha ako ng mga tao sa traffic na pupunta sa aking YouTube channel. At pag nasa YouTube channel na sila, I ask them to subscribe. I ask them to subscribe. Pero, hindi naman po basta-basta mag-subscribe yan kapag walang kapalit. Diba? Ano ang kapalit? Yung needs, yung bucket of pain. Kuha natin? Importante yun. Bucket of pain. Kaya yung forum mo ay dapat nagbibigay ka ng information about doon sa kanilang problema. Ano bang problema nila? About side hustle? Paano ba kumita ng malaki sa side hustle? Dapat meron kang mga iba't ibang kalaman doon. Gaya ng ginagawa natin, pwede mong gawin ito, yung ginagawa ko, pwede mong gawin ito sa YouTube mo. Then sa YouTube mo, maraming pupunta doon, magsusubscribe. Diba? Ganun po ang ibig kong sabihin. Nakita natin, maigi, mga kapatid? Yun, kaya importante po yung, importante po itong templates or headlines. Importante yung headlines, napaggawa ng headlines. Kapag napapasok mo na sa iyong channel, kailangan din ito subscribe. At syempre, nakahanda ka na dyan na gumagawa ng mga every week or thrice a week na video, ganyan. Ako, hindi ko pa masyadong ginagawa yung YouTube ko kasi yung YouTube ko naka-format na. Wala lang akong time talaga. Kasi inuuna ko yung store ko. For your information, sasabihin ko na sa inyo, for your information, sasabihin ko yung detail, ha, mga premium. Sasabihin ko yung detail. Meron tayong Zoom meeting sa Tuesday. Sasabihin ko yung detalyado. Yung ating store ko ay magkakaroon ng panibagong landing page kasi marami po kaming pinag-aralan. Then magkakaroon po ng bagong product, yung 0 to 10 digital marketing product. Okay? At a lot more. Malalaman mo yung detalyado sa Tuesday sa ating Zoom meeting. Okay? So ito po yung example. Hopefully meron kayong naintindihan today. At ang part 3 ng ating pong earn your 100,000 pesos, your first 100,000 pesos in side hustle, yung part 3, ay next week, January 15. Sasabihin ko yung dalawang, another two elements to complete the four elements of earning big online. Okay? Part 3. Okay? Okay ba tayo? At ano yung free na ibibigay ko? Yung mga hindi pa nakakuha. Meron po akong e-book. Ang galing ng librong to. Okay? Sumulat lang kayo sa Wesley at wesley.host. Email ko po yan. Sabihin nyo lang po doon na, Coach, gusto ko po yung inyong e-book. Then kapag nakita ko yon, si-share ko yung link, then i-download nyo po. Okay? Okay? Sa inyo. Sino na dito yung nakabasa ng aking book, libro? Sige nga. Paki-comment ka dyan. Sino yung mga naka-ano na? Sino yung mga nakabasa na yung aking libro? Kumusta? Okay ba? Yung aking libro. Ano lang yon? Na sabihin ko sa inyo, mag-enjoy kayo pag nabasa nyo yon. Okay? Ayun, si Raul, nabasin niya na daw. Okay? Nakaka-ano ka ba, bro? Nakaka-relate ka ba nung binasa mo yon? Ayan, yun. Okay, good. Okay. Na-download na daw ni Lucinda. Oh, Alo! Mag-request ka, Alo. Sa email ko ito, tapos papadalhan kita ng link. Okay? Padalhan kita ng link. Ayan. Okay. Si Rudy G. Rudy G, premium ka. Rudy G, premium ka. Okay. Baka mayroon pa sa inyong member dito ng REO Affiliates, ha? Yung REO Affiliates, lahat kayo ng REO Affiliates, automatic po na premium po kayo. Baka hindi nyo pa alam. Okay? Automatic po na premium po kayo. Okay? Paano lang nyo po ma-avail po yun? Okay? Mag-sign in lang kayo sa store ko, storeko.com. Ilagay nyo lang po yung email na ginamit nyo ng REO Affiliates pa kayo. Tapos ang password nyo po ay password. Okay?
ang password nyo po ay password. Once na nagawa nyo na yon, dadalhin ko yun doon sa premium dashboard. Okay? At kayo na po ay premium. Then, ma-avail nyo na yung mga ibang mga trainings natin. Okay? Wow! Yes! Wow! Iba ba boses ko? Ano ba boses ko? Maganda ba? Ano mangyari sa akin? Baka pagod lang. Ano ba? Ano nangyari? Okay ba? Pangit ba boses ko? Or yung mic ko lang maganda? Ano bang nangyari, Joseph? Okay ba? romantic voice ba ang boses ko? Yan. Okay, so maraming salamat. Again, ako si Coach Wesley Bacate at maraming salamat for being with me today. Sana marami kayong natutunan, ano? Sana marami kayong natutunan. Pakisabi nga dyan. Ah, low base daw. Pakisabi nga dyan. Yes, yes, yes. Thank you. Para naman makita ko kung meron kayong natutunan. Then next week, antabayanan nyo yung ating part 3 and that is the last part of our series ng 4 elements of earning big online. Okay? God bless everyone. See you. See you next time. Bye! Bye! Ingat po kayo. Ako si Coach Wesley at ito po ang laging nagsasabi, be an inspiration at solution po. Bye!